Mahirap yung hindi ka matanggap. Sa iba, kung minsan yan ay napakasaklap. Pero, hindi yan katapusan ng lahat. Si Michael Jordan ay na-reject noon ng kanyang high school basketball team. Si Oprah Winfrey ay na-reject ng isang TV station. Si Spielberg ay na-reject ng University of California na later on ay nagpagawa ng isang building in honor na kapangalan sa kanya as if the university's way of telling Spielberg, we were wrong, ni-reject ka namin noon. Si Walt Disney ay ni-reject ng ilang mga editors sapagkat ayon sa kanila, Walt Disney lacks ideas and imagination. Yung masarap na chicken recipe ni David Sanders ay na-reject ng 1,000 times bago ito maging masarap na KFC chicken hanggang sa ngayon. Si Thomas Edison, marami siyang mga na-reject na mga invention. Joseph the Dreamer in the Old Testament was rejected by his own brothers, was sold by his brothers. His own brothers tried to kill him. David was even rejected by his own father. He was not his father's favorite. And Jesus was rejected again and again. Pero anong sasabihin ng Bible tungkol kay Jesus? The stone which the builders rejected has become the cornerstone. Amen? Kaya kung ikaw ay laging umaasa sa iba, okay? Yung pasakit ulo, okay? Yung hindi ka na parte ng solusyon, magbibigay ka pa ng problema at konsumisyon, okay? Huwag ka nang mag-expect na hindi ka makaka-experience ng reject. Talaga mare-reject ka. Kahit ako, i-evict kita. Pero kung kayo nagpapakabuting tao naman, magalang ka, mababang loob ka, dumidiskarte ka sa buhay, nagbabanat ka ng buto, nagko-contribute ka, magalang ka, marespeto ka, may takot ka sa Diyos, magaling kang makisama, makipagkapwa tao, honest ka, etc. Mabuting tao. At may nagre-reject sa'yo, kang mag-alala. There's nothing wrong with you. It's just that these are not the right people for you. E agalagi kong sinasabi sa mga kakilala ko na okay naman, alam kong wala namang ugali. Abay, alapang jowa o kaya yung mga nagiging jowa niya, hindi na niya natutuluyan. Katutuluyan talaga eh. Hindi natutuluyan. Nakakatuluyan talaga eh. Wala. Pero kung sa palagay mo ka ako, sa pag-aasawa kang talaga, sabihin ko, huwag kang mag-alala. Yung tamang tao, wala pa. Hintay lang muna. Yung tamang tao, na-a-acceptin lahat ng pagkatao mo. Yung tamang tao na wala nang babaguhin sa'yo. Kundi, kung ikaw ay babae, apelido mo upang maisunod ka sa apelido niya. Diba? Yun yung tamang tao. Ang diferensya, lalong-lalo na sa inyong mga kabataan, pilit niyong pinagsisiksikan ang sarili niyo sa mga maling tao. Diba? Kung ano yung uso, doon kayo. Kung ano yung trip ng mga kabarkada niyo, doon kayo. Kung saan yung in, doon kayo. Pasain kayo, doon kayo. Ito yung mga maling tao. Magtataka ka pa kung bakit hanggang ngayon, bakit wala kang pirming kaibigan? Bakit wala kang pirming kabarkada? Bakit wala kang pirming the one? Eh kasi nga, ipinagsisiksikan mo ang sarili mo sa mga maling tao. Kaya hindi ka malagay sa mga tamang tao. Kapag sila'y bad influence, kalas na, bad siya na. At kapag ang nararanasan mo ay puro na lamang hirap, sakit at luha, kahit kung minsan, paminsan-minsan naman, nakararanas ka ng saya. Pero kung mas lamang na lamang yung hirap, yung lungkot, tama na. Kaya nga may salitang break up eh. Para ilayo ka sa maling tao at upang matagpuan mo at matagpuan ka ng tamang tao na laan ng Diyos para sa iyo. Tagalog yan para maintindihan mo. Ang tamang tao ay yung makaka-accept ng lahat sa iyo. Kahit yung imperfections mo. Kasi hindi po pwedeng walang imperfections eh. Walang perpektong tao. Pero kapag tamang tao, lahat tanggap sa iyo. Kahit pa yung malaking imperfection mo, paliliitin niya lang ito. Sign na maling tao ang nasa piling mo, yung kahit maliit na imperfection mo, palalakihin niya at gagawin niyang malaking problema ito. So magpasalamat tayo sa mga tamang tao sa buhay natin sa mundong ito. Let me end with this. In this light, ako natatouch personally kapag yung mga kinakasal ko
Actually, bago ang kasal, tinetext ko sila kasi gusto ko sabihin nila ito ng may gana, ng may love, ng solemn. Lalo tigit yung linya sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ko ngayon at kailanman. Pag yan ay na-execute ng maganda, sabi ko sa inyo, mapahan ang luha, iiyak yung mag-asawa, iiyak tayong lahat na umaatin ng kasal, iiyak yung mga magulang ng ikinakasal. But have you ever wondered, bakit umiiyak? Ano yung nasa pag-iyak ng mga magulang ng mga ikinakasal, lalo tigit yung totoong mahal na mahal nilang anak nila? Tayo alam natin kung bakit yung mag-asawa naiiyak. Bukod sa dami ng bisita, dami nating gastos. Hindi yun. Naiiyak sila. Serious na tayo. Dahil talagang feel na feel nila yung pagmamahal ng kanilang asawa sa mga mabibigat at mas mga sweet na salitang binibitawan sa kanya. Naiiyak tayo kasi, ay, naku, how sweet naman. Talagang perfect couple sila. Again, natanong mo na ba kung ano ang nasa iyak ng mga magulang na ikinakasal na tunay na nagmamahal at may sakripisyo para sa kanila? Ito na isip ko. Habang naririnig iyon ng mga magulang na ikinakasal, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay ngayon at kailanman. Sigurado ko, naiisip ng mga magulang na nagmamahal sa kanila, lalo tigit ng isang ina, ako yung karugtong ng buhay ng anak ko simula pa ng una nang siya'y nasa sinapupunan ko. Pero kahit minsan, kahit equivalent ng mga salitang yan, parang hindi ko yata narinig mula sa kanya yan. Yung iba nga hindi pa napaparamdam. So imagine that. That very moment, dinideclare nung anak, naririnig nung ina ng ama, para bang sinasabi ng anak, ikaw babae, ikaw lalaki. Ngayon, ang pinakamamahal kong tao, hindi ng mga magulang ko. Imagine that. Eh, kailan mo lang naman niya nakilala? At yung mga salitang sinasabi niyo sa isa't isa, gaano man kaganda, gaano man kasweet, patutunayan niyo pa yan sa isa't isa. Samantalang yung mga magulang ninyo, napatunayan na sa inyo sa simula't simula pa. Sana yan ay iyong nakita. Kaya sa mga kabataang narito, lalo tigit yung hindi pa ikinakasal, bago man lang kayo makasal, maisip ninyo, ha? Bago nyo makita yung tamang tao, the one para sa inyo. May the one na dati pa ang inyong mga magulang na kahit so much so na ikasal kayo, na i-declare ninyo, ito ng babae ito, ito ng lalaking ito, ito ng mahal ko, ito ng asawa ko, ang pinakamamahal ko. Tanggap yun ng mga magulang ninyo. Pero sinisigurado ko sa inyo, sa mata, sa puso, sa isip ng mga magulang ninyo, hindi magbabago. Ikaw pa rin ang pinakamahalagang tao sa puso at isip ng nanay, ng tatay mo. Kaya bago mo maisip, ito ang tamang tao para sa akin, may tamang tao na para sa iyo. Na hanggang sa wakas ng panahon, hanggang sa wakas ng buhay ninyo, hindi magbabago.